Hello Pisces, kamusta? Welcome to Like a Tarot. Aalamin natin ang sitwasyon ng mga Pisces. Ito ang start ng reading mo for 1 week. Reminder lang guys na ang reading ko ay general reading at hindi po aakma sa lahat. Kunin mo lang kung ano yung akma sa sitwasyon mo. No personal reading, no private reading, no donation at timeless reading po ito. Ikaw na bahala magpalit-palit kung si person o ikaw. Angels and guides, please guide us. Ano ang sitwasyon ng mga Pisces? Ang mga cards mo ay 2 of Cups in reverse, Queen of Swords in reverse at 7 of Cups upright. Alam mo Pisces, itong cards mo mainit. Ganun ba kainit yung ulo niyong dalawa? Hindi ko to binibilad sa araw, lagi siyang nasa dilim, mga cards ko. Pero mainit-init siya. Tsaka ang ilan sa inyo, magkasama man kayo sa bahay o magkahiwalay na kayo, hindi na kayo magkasundo ng person mo. Tsaka yung cards, oh, magkaibang direksyon na yung tinitingnan yung dalawa. Ikaw na lang magbaliktad ng sitwasyon. Ang ilan sa inyo, nasisisi ka sa paghihiwalay nyo ng person mo. Pero kahit naman noon, hindi ka pa nakikipaghiwalay sa person mo. Nasisisi ka naman na talaga. At ikaw ang humihingi ng tawad sa person mo. Hindi dahil sa mali ka or nagpapatalo ka. Gusto mo lang matapos yung problema at saka yung ayaw mo kasi nang hindi kayo nagpapansinan. Pero ang ilan sa inyo sa relationship, kahit na magkasama kayo ng person mo, parang magkasama lang kayo yung ganun. Tsaka ang ilan sa inyo, yung lambingan lang. Pero mas madalas yung hindi talaga kayo nagpapansinan at magkagalit. Ang nakalagay dito sa mga cards, kung hindi kayo magkasundo ng person mo, ibig sabihin, incompatible kayo. Hindi kayo compatible sa isa't isa. Tsaka ang ilan sa inyo, nauulit yung cycle na palagi kang nagkakaroon ng relasyon sa person na hindi mo kakompatible. Maigi na makinig ka sa advice ng mga friends mo. Para magkakaroon ka ng idea kung paano mag-decide, lalo na sa love. Ang ilan sa inyo, iniisip mo na huwag na lang magkaroon ng karelasyon. Kasi hirap kang makahanap ng person na uunawa sa iyo. Tsaka ang ilan sa inyo, yung iba mag-isip. Yun bang nagsasalita na lang na hindi iniisip? Ipinapakita kasi dito sa mga cards na may personal lack of ambition at saka lack of education. Tsaka yung last card mo, ano yan eh, choices. Yung dapat alam mo kung ano talaga yung gusto mo para sa relationship. Ito naman yung additional cards para mas malaman pa natin yung sitwasyon mo sa person mo. Ang mga cards mo ay 2 of Swords, upright, at Ace of Wands, upright. Ganun pa rin talaga, ipinapaliwanag na lang. Ang nakalagay dito sa mga cards ay binabalanse mo yung drama at yung pagtatalo sa person mo. Warning na card ito sa'yo kasi pareho kayo ng person mo ng strength at weakness. At saka ang ilan sa inyo, hindi pa malinaw sa'yo kung bakit ganito yung trato ng person mo sa iyo. Ang ilang Pisces naman ay magka-match kayo ng person mo. Kasi may person dito na marunong magparaya at umunawa sa person. At ang ilan sa inyo, ang person mo, hindi naman ibig sabihin ayaw niya sa iyo. Kaya lang, ang dami niya kasing commitment, lalo na sa work. Ito yung sitwasyon na problema sa relationship nyo, yung kakulangan sa time. Ang ilan sa inyo ay magkakaroon ng parang space sa person, pero magkakabalikan din kayo.
Tsaka yung person mo, hindi naman nawala yung pagmamahal niya sa'yo. Yung attention niya napupunta sa iba, kaya wala na siyang time sa iyo. Ang advice ng card ay huwag mo siyang hintayin. Ikaw ang gumawa ng move at maging sweet sa kanya. Medyo may pagkairitado yung person mo, kaya konting pasensya. Ito naman yung mga cards mo para sa challenge. 8 of Coins, in reverse, Death, Upright, at the Empress, in reverse. Ang ilan sa inyo, ang person mo ay lack of commitment at hindi siya nag-i-effort. Ang ilan sa inyo, ang person mo ay sa umpisa lang nagpapakita ng gilas. May mga bagay na hindi siya tinatapos kasi nawawalan siya ng interes. Lumabas pa rin talaga guys na ang person mo ay workaholic. Kaya yung relationship mo sa person na ito ay unhealthy at unbalanced. Ipinapakita rin sa cards na marami siyang ambisyon na gusto niyang matupad kaya wala siyang panahon sa relationship. Pero meron pa rin mga person na importante ang love life kesa sa karir. Ito yung person na gusto kasama kanya. Kahit konti lang yung maging kita niyo, basta lagi kanya nakikita. Kung iisipin mo yung kung kailan magbabago yung person mo, matagal na panahon pa. Tsaka ang ilan sa inyo, ang person mo, kaya lagi siyang nakafocus sa work kasi marami siyang utang. Guys, kunin niyo lang yung akma sa sitwasyon niyo. Thank you. Pero alam mo ba na ang person mo ay bored na rin sa trabaho niya? Wala lang siyang choice, kaya nagtatyaga siya. Tsaka ang ilan sa inyo, dahil nga walang oras ang person mo sa iyo, nakakapag-isip ka ng kung ano-ano at nauuwi ito sa selos. Tsaka may person din na dahil sa walang progress yung relationship mo sa person mo, wala kang nakikitang future niyong dalawa. Kasi kahit nandyan siya malapit sa'yo, pakiramdam mo wala siya. Kaya ganito yung nararamdaman mo kasi hindi kayo palaging nakikita ng person mo. Tapos wala pa kayong maayos na communication at saka wala rin passion sa relationship niyong dalawa. Tsaka kung gusto mo ipagpatuloy yung relationship mo sa person mo, kailangan ng tiis, tsaka hard work. Magkakaroon ng transformation sa buhay mo. Sa ngayon, very painful itong relationship mo sa person mo. Pero in the future, kapag binalikan mo to, masasabi mo na buti pala ito yung nangyari. Ito naman yung additional cards mo, the Hermit, Upright, at Ace of Swords, in reverse. Ipinapakita ng mga cards na kung malungkot ka, malungkot din yung person mo. Ipinakita pa rin dito yung card na ano, na pareho ang meaning, na kailangan nyo ng space ng person mo. Hindi yung forever na paghihiwalay, wala namang nakalagay na ganun. At saka ang ilan sa inyo, kailangan nyo ng pang-unawa sa person. Kahit alam ko mahirap ito para sa iyo. Wala rin kasing mangyayari kung pareho kayong magmamatigas. Pero dito sa mga cards, ang ilan sa inyo, hihiwalayan nyo talaga yung person nyo in the future. Tsaka mahirap na rin talagang ipagpatuloy kasi ang ilan sa inyo, wala na rin physical contact sa person. Tsaka ipinapakita ng mga cards na mas maigi na tanggapin mo na lang. Mas less painful iyon kesa sa ipagpipilitan yung relationship na mahirap ng buhayin. Kasi ang ilan sa inyo, hindi nyo na nararamdaman yung love sa isa't isa. At tsaka ang ilan sa inyo na nagkahiwalay, magiging friends pa rin kayo ng person mo. At ang ilan naman ay panahon na lang ang makakapagsabi. Pasensya na kayo guys kung naiiba yung reading ko kasi ang dami yung Pisces.
Pinipilit ko kasing hanapin talaga kung ano yung magiging solusyon sa problema mo. Kung magstay or let go, mas piliin mo yung makakapagpasaya sa iyo. Ang next na aalamin naman natin ay yung dapat mong i-focus. Ang mga cards mo ay 4 of Swords upright, 6 of Wands in reverse, Princess of Cups upright. Alamin natin ang health mo. Ang ilan sa inyo ay nasa very painful situation. May depression at sadness. Ang kailangan mong gawin ay yung may sapat na pahinga. Ang ilan sa inyo, ang recovery ay manggagaling sa iyo mismo bukod sa iniinom mong gamot o pahinga. Kailangan ng cooperation mo para mabilis yung recovery. Ang ilan sa inyo sa health, kailangan ng physical activities. O kaya, subukan mo yung ibang bagay na malilibang ka para hindi ka mag-iisip ng negatibo. Sa career naman, magkakaroon ng delay, pero may good news pa rin na darating sa iyo. Sa mga naghahanap naman ng trabaho, makakatanggap ka ng tawag. Good sign ito para sa employment contract. Tsaka sa mga may small business, hindi naman ganun kalaki yung income mo, pero mapapaikot mo dahil sa galing mo sa diskarte. Hanggang sa hindi mo namamalayan na umaasenso na yung business mo. At saka magkakaroon ng success at achievement kasi dahil yun sa effort mo. Ang ilan sa inyo dahil sa napaka-hardworking mo na person, makakatanggap ka ng reward or recognition. At ang ilan sa inyo ay magiging stable ang kita mo. At saka sa mga naghahanap ng trabaho, hindi mo akalain na yung inapplyan mo ay tatanggapin ka. Itong mga cards mo ay good news, favorable. Sa salary increase, tsaka yung mga utang mo, mababayaran mo unti-unti. Sa love naman, mamimit mo yung bagong person mo na mag-uumpisa kayong maging magkaibigan. Pero sana, huwag kang maging mapili sa taong magkaagusto sa'yo or magugustuhan mo. Kasi magkakaroon ng ilangan dito dahil sa yung age gap. Sa mga matagal nang magkarelasyon, may new beginning sa inyo ng person mo. Kumbaga, next chapter, ang ilan sa inyo ay magkakaroon ng baby. At sa mga single naman, ito na yung time na mamimit mo yung person na nakalaan sa iyo. Pero tingin ko, yung una niyong pagmimit hindi maganda. Hanggang sa unti-unti madedevelop kayo sa isa't isa. Ang next card mo ay 5 of Swords, upright, at Knight of Pentacles, in reverse. Dahil nga ang ilan sa inyo ay nagkaroon ng unhappy relationship, yung oportunidad, lalo na sa love, ay mamimiss mo. Pero ang ilan sa inyo, hinayaan mo talaga na mawala kasi hindi ka pa ready. Ang warning sa iyo ng card ay huwag mo i-reject yung mga opportunity na dumarating sa iyo. Ang advice sa iyo ng card ay kailangan mo mag-focus sa achievement para nagpapatuloy ang buhay mo. Yung buhay ba na may purpose? Ang ilan sa inyo ang naging problema mo sa person mo ay betrayal. Yung mga nabasa ko sa mga cards na yung person mo workaholic, walang time sa'yo, yun ang unang naging problema hanggang sa nagkasanga-sanga na. Kaya kung nasa simula ka pa lang ng problema sa person mo, kailangan mo nang ayusin ito bago pa lumala yung problema. Siya nga pala guys, maraming salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nanonood, saan man panig kayo ng mundo. Ingat po kayo palagi. Dalawa lang ang social media account ko, ang YouTube at TikTok. Wala po akong MP3 na pwede nyo mapakinggan.
Wala po. Ang una mong card ay Bull, Sacrifice. All worthwhile things mean we must sacrifice something. Martyrdom rarely is a good choice. It is good to trust your tribe. Have faith that all will be well. Reciprocity and offering to something bigger than you is a powerful act. Sea Otter, Transformation. Transformation is a true constant if we allow it. We can change our future and learn from our past. We should only try to transform ourselves, not someone else, as this is against free will. Do not judge others too, quickly or harshly. Relax a little and rise. Wolf, Authenticity. Discover who you really are. By revealing your authenticity, this is always the best way. We all resonate a frequency. So if you are pretending to be someone you are not, you will keep attracting people with whom you do not resonate. It is necessary to negotiate a position with others sometimes, and there should be no anxiety about differences in opinion. Alamin naman natin ang angel number mo. 4:44, the universe is supporting you. You will receive unexpected blessings. Love, material, and spiritual abundance are on their way into your life. Type yes if you believe. 2:22, you have no idea the size of blessing that is coming your way for being so consistent. It is literally your time to receive it. Type 2:22 if you need this. Affirm. God is not in a hurry. You are. It's why you are anxious and stressed and disappointed. Trust that what was meant to be yours will be yours. Type yes to affirm.